you know, matiwasay na pamumuhay or a peaceful living. So kasi kung makikita natin ngayon dito sa kahit dito nga sa ating kapaligiran o dito sa ibabaw ng sa libutan, parang mahirap ma-maintain yung tinatawag na matiwasay na pamumuhay. Kasi napakarami natin nakikita na mga nagugulong pamumuhay. So, ibig sabihin nun, kapag tayo nakakita ng mga nagugulong pamumuhay, ay ito yung kailangan nila. Kailangan nila na matiwasay na pamumuhay. So, hindi lahat ng mga tao sa ibabaw ng mundo ay nakaranas at nakapag-maintain ng matiwasay na pamumuhay. Kasi alam naman natin, napakagulo ng mundo. Napakagulo ng bawat sitwasyon ng buhay sa mundo. Amen? Kaya, isa sa pinakamahalagang bagay sa buhay ng tao sa ibabaw ng sanlibutan ay makalakad tayo doon sa tinatawag na peaceful living. Amen? Ayun po ba? Kasi ito ba ang ginagahanap ng matiwasay na pamumuhay? Di ba lahat ng tao ay naghahangad ng matiwasay na pamumuhay? Meron bang tao na ang hanap ay kaguluhan? Unless, ito talaga yung mga tinatawag ng mga troublemaker, ang gusto talaga nila mga magulong buhay. Amen? Pero ang isang matinong tao, ang kanyang parating pinapangarap ay isang matiwasay or peaceful living sa ibabaw ng sanlibutan, kahit alam natin na napakagulo ng bawat sitwasyon dito sa ating mundo. Amen? So ngayon, ano ba yung tinatawag na peaceful living? Ano ba yung tinatawag na matiwasay na pamumuhay? So, ang matiwasay na pamumuhay ay makalintulad natin siya sa tinatawag na buhay na pinagpala. Isang buhay na sapat, na maging masaya ka, sapat ang buhay para makapabuhay ka na convenient, o isang buhay na kumbaga meron kang kagalakan, may pamapayapaan, at lalong-lalo na isang buhay na naiintindihan mo yung lahat ng mga nangyayari sa'yo. Okay? So, naiintindihan mo yung mga bagay-bagay na dumarating sa'yo. So, naiintindihan mo kung ano yung nangyayari sa'yo. Amen? So, yung tinatawag na meron kang matiwasay na pamumuhay. Kasi, tingnan nyo mga kapatid, ang isang buhay na hindi niya naiintindihan yung mga nangyayari sa kanya ay nagdudulot yan ng isang kaguluhan. O diba? Kasi kapag hindi mo naiintindihan kung bakit nangyayari ito sa'yo, ay nararating tayo. Or nagkakaroon ka ng isang kaisipan na kumbaga, natutrouble yung isipan mo kung bakit nangyayari, kung bakit ganito yung sitwasyon. So marami kang mga katanungan sa buhay. Kapag ang isang buhay ay wala doon sa tinatawag na matiwasay. So ang pinaka-importante doon sa ganung mga pangyayari, naiintindihan mo yung mga bagay na nangyayari sa'yo. Amen? For example, dumarating yung mga bagay na may hirap para sa'yo. So kung naiintindihan mo siya, so makikita mo ngayon at maiintindihan mo na kung ano yung mga solusyon na dapat mong gawin. Amen? So kapag dumarating ka sa mga bagay na para bang hindi pang karaniwan sa'yo, parang bago sa'yo, so kapag naiintindihan mo ang buhay, ay matatanggap mo siya ng maluwag sa iyong kalooban. At makikita mo rin kung ano magiging resulta niyan sa iyong buhay kapag yan ay naiintindihan mo at tinanggap mo sa iyong buhay. Amen? So ibig sabihin nun, panatag ka, matiwasay ang buhay mo, kahit tumaraan ka sa mga trials ng buhay. Hindi ka na-discourage. O kung baka hindi ka rin na-stress na masyado. Kasi naiintindihan mo yung mga bagay na yan. Kasi alam natin, dapat maintindihan natin na ang buhay sa mundo ay hindi lahat puro saya at puro sarap. Amen?
So kapag naiintindihan mo yan, ang buhay ay minsan ay dumaraan sa mga mahirap na bagay, so ay hindi ka ngayon na stress. So nakakapag-isip ka ng mga bagay na solusyon kapag dumarating yung mga bagay na mahirap at hindi pangkaraniwan sa pang-araw-araw na buhay ng isang tao. Amen? Kaya bakit gumagawa ng masama ang maraming tao sa mundo? Bakit meron nagnanakaw? Meron pumapasok sa mga masamang bagay para lang matugunan yung kanilang mga pangailangan, para lang masolusyonan yung kanilang mga problema. Eh kasi, yung buhay nila ay nararatay, natutropon yung mind nila, so kahit sa mga masamang bagay, ay kumakapit sila para lang matugunan yung kanilang pangangailangan. Amen? Ibig sabihin nun, natutropon yung isip mo, yung buhay mo, na hindi mo ngayon makita yung mabuting solusyon doon sa problema na kinakaharap mo. Amen? Eh, naiintindihan niyo ba mga kapatid? So, ang ibig sabihin nun, walang ang buhay ko ay nalalagay sa kagulungan. Kasi yung buhay na may problemang dumarating at sinusolusyonan mo ng mga bagay na hindi mabuti, ang resulta niyan, lalong pagunuhan ang darating sa iyo. Amen? So, pero isang buhay na kahit dumaraan siya sa mga trials ng buhay, sa mga magulong buhay, kapag meron pang buhay na matiwasay, so nakikita mo ngayon kung ano yung solusyon doon, na yung solusyon doon ay para sa kabubuti ng isang buhay at hindi kasasama. Amen? So, ibig sabihin, maliwanag na matiwasay ang buhay mo, meron kang kaisipan na maniwanag, malawak ang pangunawa, so naiintindihan mo ang bawat bagay na dumarating sa iyo. Amen? So panatag ka kahit nasa sitwasyon ka ng mga mahihirap na bagay o doon sa mga trouble ng buhay, panatag ka. Amen? So consistent ka na ang buhay mo ay ito, meron ka panatagan at hindi ka, kumbaga hindi ka nilihis doon sa tamang landas, na alam mo na ito yung mabuti, ito yung magbubuhay mabuti, kahit mahirap ito, ito yung gagawin mo. Amen? Sabi ko nga minsan, misun kasi ang tao, ang hiling nilang mamili, di ba? Ang hiling nilang mamili. So ang tao, napakahiling nilang mamili, di ba? For example, mayroong dumarating na kakaiba sa'yo, kakaibang bagay sa buhay mo. Parating mamimili ka, pipiliin mo yung inaakala mo na hindi ka masasaktan, hindi ka mahihirapan, pipiliin mo yung sa inaakala mo na mas madali. Amen? At ayaw mong dumaan dun sa minsan ay ayaw mong mag-struggle, ayaw mong dumaan sa mga mahirap na bagay, ayaw mong lumaban dun sa mga pagsubok ng buhay. Kapag dumarating yun sa'yo, normally ang tao pumipili, parating dumilis, ayaw niyang harapin, ayaw niyang, kumbaga, ayaw niyang tingnan kung ano yung dumarating na yun. Kumbaga, hindi mo pa ka tinitingnan eh, hindi mo pa ka inaaral eh, tinatalikuran mo na. Amen? O di ba ganun may isang tayo? Kasi ang tao parating natakot na lumaban sa mga mahirap na bagay. So minsan, hindi natin kinakailangan mamili ng mga sitwasyon. Minsan, kinakailangan natin harapin ang mga mahirap na bagay kahit na ito ay mahirap, kasi ito yung tama. Amen? Ang harapin natin at unawain natin kung ano yung talagang nangyayari at dumarating sa ating mga buhay. Amen? Sabi ko nga, for example, tinatawag ka ng ating Panginoon sa mga paglilingkod, sa mga pag-aaral. Pero nakikita mo ngayon na kapag ito ay tinanggap mo ngayon, so meron kang maliwanan. Diba? Na mahalagang bagay para sa'yo. So kapag naman hindi mo ito tinatag, naman tinanggap mo ito, ay meron kang iiwanan mahalagang bagay. Parang ganoon yung perception ng tao, o pag hindi mo naman ito tinanggap, mananatili ka din sa mahalagang bagay na ito, na alam mo mahalaga. So ngayon, ang tao, minsan, hindi niya nakikita yung mabuti. Amen? Halimbawa, tinatawag na ng Diyos. Tapos meron kang ginagawa sa buhay mo, ano, material or business.
Sa umisan, nagdadalawang isip ka kung ano ang pipiliin mo ngayon. Amen? Diba? Kung ano ang pipiliin mo ngayon. So ngayon, may mga pagkakataon sa buhay natin na hindi tayo kinakailangan mamili. Kinakailangan natin siyang pagsabayin dahil din ang mabuti. For example, nag-business ka. O diba, nag-business ka. Tapos, Monday to Saturday to Sunday, nag-business ka. Eh, hindi na tawag ka ng business mo na paglilingkod. Anong gagawin mo ngayon? Diba? Hindi mo maiwanan yung business. So ngayon, ang gagawin ng iba, iiwanan yung business kasi mapuportan siya sa paglilingkod. Na inaakala nila yung antaka. Amen? So kapag ngayon nagkaroon ng problema, iiwanan mo yung paglilingkod at pipiliin na ngayon yung pag-business. Amen? Kasi yun ang tama para sa kanya. Kasi hindi siya nag-success nung pinili niya yung mga paglilingkod na yun. Amen? So ngayon, maramakin ko ngayon, gusto mo maglingkod, hindi ka makapaglingkod, kasi itong finances mo, maapektuhan. Amen? So ngayon, maramakin ko ngayon. So paano ka makapamuhay ng peaceful? Paano ka magkakaroon matiwasan na pumuhay? So dalawang bagay na ito, na alam mo parating lalong mahalaga. Dalawang bagay na parehong mahalaga. Amen? So anong gagawin natin? So dapat, itong pagkakataon na ito, wala tayong pipiliin. Although mahirap to. Diba? May mga bagay na dumarating sa atin na mahirap. Diba? Pero kinakailangan natin piliin. Kasi ito talaga yung mabuti. Pag pinili mo yung isa, hindi magiging mabuti kasi mayroon kang iiwanan. Pag pinili mo ito, hindi magiging mabuti kasi tutapon mo yung isa. So, alin ba ang gusto mong gawin? Di ba gusto natin gawin yung mabuti? So, ito yung pagkakataon na wala tayong pipiliin kahit mahirap yan kasi ito talaga yung mabuti. Amen? Ito yung makakabuti sa ating mga buhay. Kaya minsan, hindi natin kinakailangan mamili para ma-exercise natin paano tayo mabubuhay ng matiwasay sa dalawang bagay na ito na parehong mahalaga sa ating mga buhay. Amen? Sabi ko nga, tinan nyo man, sa buhay natin, business laban sa spiritual o sa paglilingkod sa ating Panginoon. Diba? So dapat natin maintindihan na lahat ng bagay sa mundo ay galing sa Diyos. Amen? Galing sa Diyos yan. So ang Diyos ang gumagawa at nagbibiyaya, nagbibigay sa lahat ng tao ng kanilang mga pangailangan. Ang Diyos ang nagpapabunga sa lahat ng gawa ng ating mga kamay. Amen? So ngayon, minsan ang pinipili natin ay itong bunga na pinabunga ng Diyos sa ating mga buhay. Minsan, iniiwanan natin ang Diyos na nagpapabunga sa ating mga buhay. Amen? Kaya sabi ko nga kanina, pag tinapon mo to, hindi magiging mabuti kasi pinayasan ng Diyos yan. Amen? Pinagpala ka ng Diyos eh, na naglingkod ka, lumapit ka, sumamba ka. So, binless ka ng Diyos ng isang pangkabuhayan, kahit anong klaseng pangkabuhayan. Pero dumating sa panahon na ang nagigitan mo ngayon, mas mabuting mabuhay sa pangkabuhayan na binigay ng ating Panginoon. So dito ka nalang lahat ng focus, iniwanan, parang nararamdaman mo ngayon na parang nakakabigat na itong yung paglilingkod, yung pagsamba, iniiwanan mo ngayon. Amen? So dapat natin makita ang Diyos na nagpapunga niya. So kapag iniwanan natin itong kanila, mawawala ng supplier doon sa mga biyayang yun. Diba? Kasi ang Diyos na nagpapabunga. Pag iniwanan naman natin itong bunga ito at nag-focus naman tayo sa Panginoon, parang itinapon natin yung biyaya ng Diyos. Amen? So kaya ka nga pinagbunga, kaya ka nga nagligod para magkaroon ng bunga. Diba? Kaya ka nga nagtatamasa ng bunga ng iyong pagiling, ng sa iyong buhay, kasi naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? So ito yung dalawang bagay sa buhay natin na wala tayong dapat itapon, wala tayong dapat piliin, kinakailangan natin piliin, sa gitna ng merong kahirapan minsan, pero ito yung mabuti at makakabuti at ang makapagbibigay sa atin ng isang matiwasay na pamumuhay sa ibabaw ng isang magulong sanlibutan. Amen? Kaya ganyan mga kapatid, kaya ganun kahalaga ang buhay na matiwasay, wala kang pinipili.